Viral ang video ito ng SUV na nanagasa sa pubarang security guard sa Clark Freeport Zone. Nag-counterflow pa ang SUV sa drive-in ng hotel, saka humarurot palayo. Na-corner ang SUV sa isang gasolinahan. Pero sa halip na sumuko, inararo nito ang gas pump na kalaunay nagliyab. Ang suspect na 41-year-old Korean national, hubot-hubad din daw ng lapitan ng mga otoridad. Naka-hospital arrest siya matapos magtamo ng second-degree burns. Sinisikap pa siyang kuna ng pahayag. Ayon sa Clark Development Corporation, empleyado sa isang kasino sa Clark, ang suspect at naka-leave noon pang October 19. Ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo, inaalam din kung lasing o nakadroga. Binagyuman o nagkasunog, hindi napigilan ng mga Pilipino sa pagdalaw sa mga yumao ngayong undas. Pero sa ilan, tila nanumbalik ang sakit ng pagkawala ng kanilang kaanak dahil ang puntod o labi ng kanilang mahal sa buhay nawawala. May report si June Veneracion. Sunog ang bumugad sa mga dumalaw kaninang umaga sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Natupok ang residential area sa tabi ng mga apartment tomb. Pumutok na bintilador sa isang bahay ang pinaniniwalaang mitsa. Walang nasaktan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Nagkatensyon naman sa Barangka Public Cemetery sa Marikina. Nakita kasi ng isang dalaw ang grupong aniyay na bayaran niya para ilipat sa ibang nicho ang mga kamag-anak niya pero tinanggal din. Si Carmen, inabutang ibang tao na ang nakalibing sa puntod ng asawa habang nasa lapag lang ang lapida ng mister. Hindi naman maamutan namin, wala ka na. Sa tala ng Marikina City Hall, nasa 65 bangkay ang iligal na hinukay at itinambak lang. Kaya dagsa sa opisina ng sementeryo ang mga nagre-reklamo. Eh nawala na, 4 years pa naman. Nawala rin ang mga buto. Parang sindikato talaga na nagbubukas nila ng nicho, tapos yung nichong nabubuksan, ino-offer nila for a fee, may bayad. Pero yung bayad na yon, sila lang ang nakakaintindihan. Sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon, merong Wall of Remembrance kung saan nakaukit ang pangalan ng ilang nakalibing na hinukay at inilipat sa mga bagong ossuary at columbary dahil sa pagsasaayos sa sementeryo na nagsimula noong 2021. Pero si Nanay Carmen, hindi mahanap ang mga labi ng kanyang ina at anak. Kahit pangalan lang, para malaman ko talaga nandyan siya, wala eh. Hindi bali na lang. Pati mama ko, hindi ko makita. Before nung mag-close, nagkaroon tayo ng panawagan na i-apply lahat ng mga nakalibing dito kasi pag in-exhume, kasi dapat ang pamilya magde-declare ilan ang libing nila. Bukod sa diro niya, nabalitaan ang application para maisama sa Wall of Remembrance ang mga kaanak. Wala rin sila sa master list ng mga in-exhume. Kaya sa common area na muna siya nagtulos ng kandila. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery, may panalangin ang mga kaanak ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Justisya ng mga mahal namin sa buhay. Ngayong nabuhay ang investigasyon sa War on Drugs, nabuhayan din ang loob ang ilan. Tulad di Tatay Jimmy, na ang anak ay namatay sa police operation noong 2016. Nararamdaman ko po na parang mamigyan ng justisya ng anak ko. Bumuhos din ang mga dumalaw sa Manila South Cemetery. May mga na-high blood dahil sa tindi ng init. Mahigit 1 milyon naman dumagsa sa Manila North Cemetery, kung saan may naitalang insidente ng pambubugbog. Nagkaroon ng away dahil sa kalasingan, pero ngayon iniimbestigahan na. Parang piyesta nga mula sa labas hanggang loob ng sementeryo. Sa ilang sementeryo sa Kidapawan City, may palibreng gupit, manicure at pedicure. May libreng ice cream, lugaw at tubig din. Ang mga sinalanta naman ng Bagyong Christine sa Minalabac, Camarines Sur, hindi na nakarating sa mga puntod ng kanilang mga yumao dahil baha pa rin. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit gabi at may pagulan ng ilang dalaw sa Loyola Memorial Park sa Marikina, nais pa rin mapuntahan ang puntod ng kanilang mga yumao. May live report si Von Aquino. Von? Atom, inulan yung mga bumibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Pero sa kabila nga niyan, marami pa rin na mag-overnight dito sa sementeryo.
Bandang alas 6 ng gabi, nahirapan ang mga sasakyang pumasok sa Loyola Memorial Park sa Marikina City dahil sa mahabang pila sa isang lane ng A. Bonifacio Avenue. Mahigpit ang seguridad at kinukumpiska ang ipinagbabawal tulad ng sigarilyo, playing cards at lighter. May mga pulis sa loob at labas ng sementeryo at may medics din. May mga pamilyang planong mag-overnight sa tabi ng puntod na kanilang mamahal sa buhay. Nag-setup na lang kami ng simpleng tent, maliit na tent, tapos may mga upuan na rin, tapos may mga food na rin po. Nakikiramdam naman sa panahon ng pamilya Christy. Dito lang kami nakikita-kita, nakakasama-sama, hindi gaya ng walang okasyon. Pag umulan, uwi na. Ang puntod namang ito pinalibutan ng mga palamuti at Christmas lights. May mga bulaklak at kandila na rin sa puntod ng ilang sikat na personalidad na nakahimlay dito. Tulad ng GMA Integrated News Anchor na si Mike Enriquez, puntod ni Senator Miriam Defensor Santiago, at Master Rapper Francis M. Pasado alas 7 ng gabi nang bumuhos ang ulan, kaya kanya-kanya munang silong ang mga dumalaw. Ngayon, ma'am, wala pa naman ang untoward incident na nangyayari mula kahapon. Sa ngayon po, hindi ko na po pinakukan yung lighter kasi sa luwang niyan, saan sila magsisindi ng kandila? Atom, as of 11 p.m., nasa 2,500 ang crowd estimate ng PNP dito sa sementeryo. Mabuti na lamang at tumila na ang ulan dito. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. May mga mag-overnight din sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Ang ilang dumalaw, sinadyari ng himlayan ng ilang kilalang personalidad. May live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, dahil 24 oras ngang bukas itong Manila Memorial Park sa Parañaque, ang ilang dalaw dito na magpapalipas ng magdamag. Handa nang mag-overnight dito sa Manila Memorial Park ang ilang bisita. May mga bitbit silang tent at lona. Bukod sa pag-aalay ng mga bulaklak at dasal sa kanilang mga yumao, ang undas ay panahon din daw ng ilan na magsama-sama mula sa pagiging abala sa trabaho. Saya ba hindi matumbasan ng pera? Simisan lang to, di ba? Parang gathering ng pamilya, in memory of our parents. Dito nakalibing ang mag-iinang Aquino, sina dating Senador Ninoy, dating Pangulong Cory at anak nilang si dating Pangulong Noynoy. Oh, every year po kasi nandito po talaga ako para bisitahin po sila. Gusto lang po namin madalaw si former president po, yung mga naging parte ng pag-unlad ng bansa natin. Ang naiisip mo po na kung sana may nabubuhay pa tapos may sila ulit yung naging presidente, hindi siguro natin mararanasan yung ganito kahirap. Dinagsari ng fans ang puntod ng aktor na si Rico Yan. Saya na kasi nakikita man dami yung parang niyang fans kahit ano. Kahit alam mong yumaon na po siya. Sabi ng pamunuan ng Manila Memorial Park, dahil kadikit ng undas ang weekend gayong taon, inaasahan nilang aabot sa 1 million ang mga dadalaw kumpara sa 800,000 noong undas 2023. Inaasahan po namin ngayon, ma'am, na hindi lang 50 to 60% yung mag-overnight doon sa pumasok na halos sa 200,000. Lalo na po kadikit weekend. Yes, ma'am, ganun po talaga. Diyan, ma'am, baka yung iba diyan, ma'am, talagang mula pa kagabi hanggang sa matapos po yung undas natin, nandyan po sila. Mabigat na ang trapiko sa loob at mahirap na ang parking. Kaya pakiusap nila sa mga dalaw na nakatira malapit lang sa Memorial Park, huwag nang magdala ng sasakyan. Samot-sari rin ang mga nagtitinda ng pagkain at inumin, kaya pwede na rin daw huwag nang magbitbit ng marami ang mga bibisita. Ato, may Medical Assistance Mobile at PNP Assistance Desk na handang umalalay sa pangangailangan ng mga bibisita dito sa Manila Memorial Park. At yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Nagpunta sa libingan ng mga bayani si Pangulong Bongbong Marcos. Tumalaw siya at inang si dating First Lady Imelda Marcos sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga taga-suportang inalala rin ang kanyang ama. November 2016, ilang buwan matapos maupo sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilagak sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. sa kabila ng petisyon sa Korte Suprema para harangin ito. Isa ito sa naging basihan ng alyansang Marcos-Duterte. Pero kamakailan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipahuhukay niya ang labi ng dating Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. Tinanong tungkol dito ang Pangulo.
would like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. My brother, love. Dalawang aberya sa dagat na resulta ng nagdaang bagyong Christine ang tinututukan ng mga otoridad. Sa Batangas Port, minamadali ang pagtatanggal sa fuel tanker na isang linggo nang nakasadsad at nakatagili dahil sa malalakas na alon na dala ng bagyo. Nakapagsumite na raw ang Batangas Port Manager ng Underwater Survey ng tanker sa Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG Batangas, posibleng simulan sa isang linggo ang paghigop sa langis na karga ng barko. Sangkot umano ang tanker sa paihip o ilegal na pagsasali ng langis. Hinahanap naman ng 11 sakay ng cargo vessel na MV Santa Monica A1 na nawawala matapos maglayag mula sa Taytay, Palawan sa kasagsagan din ng bagyong Christine. Ayon sa PCG, wala pang indikasyong lumubog ang barko. Ang ilang manging isda may nakuha ng mga basyong LPG tank, life rings at life jacket na may tatak na MV Santa Monica. Verify din kung galing sa barko ang na-recover ng mga crate at dalawang bangkay na nakita raw ng mga manging isda. Pero naniniwala ang PCG na posibleng nakasilong o take shelter pa ang mga sakay. Ang isang bloated na kalabaw namang naanod sa Paluan, Occidental Mindanao or Occidental Mindoro, posibleng isa sa mahigit 100 kalabaw na karga ng barko. Ang bantay ng mga kalabaw kasama rin sa 11 hinahanap. Literal na takot ang idinulot ng Halloween mass shooting sa Amerika. 2 patay at 6 sugatan sa pamamaril sa gitna ng Halloween celebrations sa Orlando, Florida. Hindi matukoy kung ang 2 nasa video na ito na nakahandusay ay at nirerespondehan sa kalsada ay nasawi o sugatan. Ayon sa mga otoridad, libo-libo ang mga taong nagdiiwang noon sa pinangyarihan ng krimen sa downtown Orlando. Arestado na ang lalaking suspect na 17 anyos lang. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Rocking the Halloween, talagang kinarir ni Bretman Rock at kanyang pamilya ang pagiging emotions na hango sa isang animated movie. Dressed up as Alice in Wonderland naman si Selena Gomez at ang kanyang boyfriend. Wicked Witch of the West ang peg ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo. Wild ang peg ni Kim Kardashian as an albino alligator. Habang si Ed Sheeran, pinanindigan ang viral AI-generated photo niya na monkey. Si Paris Hilton, nag-ala Britney Spears. Nanggulat naman si Heidi Klum sa kanyang annual New York Halloween party. Nang lumabas siya bilang E.T., kasama ang hubby niyang nag-ala alien din. Si Sabrina Carpenter may change outfit from Tinkerbell to Bunny sa kanyang Dallas concert. In time for Halloween, nirelease ni Lady Gaga ang kanyang bagong music na Disease, which is about facing fears and inner darkness. Opulence Ball is back this year na may 70s-inspired theme. Todo cheer ang fans kay Sasa Girl na proud sa kanyang new teeth. Pasabog din ang OOTD ni Rufa May Quinto na sexy red see-through jumpsuit. Sa social media naman, nagpawaw ang ilang naki-Halloween costume tulad ni Myrtle Sarosa as Wanwan Tang ng Mobile Legends at Barbie Fortesa as Mike Wazowski ng Monsters, Inc. May star-studded Halloween dinner naman ang Dantes family. Present ang ilang sikat na kapuso Real and Real Love Team. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.